Pinapatuloy na nagpapaalala ang mga eksperto kaugnay sa tamang pagtatabi ng kemikal sa mga bahay. Sa lungsod ng Makati, isang batang lalaki ang nasawi matapos aksidenteng makainom ng silver cleaner sa kanilang bahay. At yan po ang tinutukan ni Susan Enriquez. Labis-labis ang pagsisisi ng ama ng 7 taong gulang na si Rain Mendoza ng Barangay Rizal, Makati. Namatay kasi ito nang makainom ng nakalalasong silver cleaner na iniwan ng ama sa mesa. Dito ko po nilagay kasi naglinis po ako ng silver, tinabog na po dito sa likod. So, tapos pumasok po ako saglit. Siguro po yung anak ko galing po sa labas, galing sa laro. Siguro iinom siya dito, nakita niya yung... Bote. Nakalagay sa bote ng soft drink. Opo. Nakita na lang ang bata na naninigas na, kaya agad dinala sa ospital ng Makati. Wala na pong malay, wala na rin pong blood pressure, mabilis yung timbok ng puso. So talagang in shock na po yung bata nung natanggap po namin. Makalipas ang ilang oras, binawian din ng buhay ang bata. Yun po kasing epekto ng parang lason, yung silver cleaner po na tinatawag natin. Mabilis po kasi talaga, kahit konting amount lang po yung mainom, mabilis po kasi yung epekto nun talaga sa katawan. Silbing masinop, naging lesyon na rin sa iba, na bawal, huwag na mag-stack ng mga ganun sa ano, bahay. Oo, konting-konti lang talaga, bulag tayong anak ko. Hindi ko pa nga matanggap eh. Ang ina ng bata, di pa rin matanggap ang sinapit ng anak. Masakit sobra. Tsaka biglaan po eh. Kasi nakita mo lang, naglalaro lang dyan sa labas, tapos sabay biglang wala na siya. Dati nang may babala ang Food and Drug Administration laban sa paggamit, pagbili at pagtatago ng kemikal na ginagamit na silver cleaner. Nagtataglay kasi ito ng cyanide na pwedeng ikamatay kapag nainom o pumasok sa katawan ng isang tao. At kung hindi naman daw maiiwasan na magkaroon ito sa bahay, dapat po hindi naglalagay sa hindi mismong lalagyanan. Katulad nun, yung bata po, kinuha niya sa lalagyanan ng soft drinks yung panglinis ng alahas na hindi naman po dapat na doon nakalagay. So pag-iingat po sa mga magulang, lalo na kung may mga maliliit na bata sa bahay na yung madaling maabot. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.